After hearing the testimony of the complainant, Vanessa Narciso, we find Magdalena Mendoza guilty of assault and is hereby sentenced to be incarcerated from 6 months and 1 day of prison correctional to 10 years and 1 day of prison mayor. So ordered. Dahil sa demanda ninyo, nawala ang college scholarship ko. Panagkaitan niyo ako ng kinabukasan. Tinanggalan niyo ako ng tirahan. Pati ng pamilya. At ngayon pati kalayaan ko. Masaya na ba kayo doon? Ano sa tingin mo? Bakit ang sipag niyong pabagsakin ako? Maliit lang ako na tao. Bakit isang katulad ko ang sinisira ninyo? Dahil ba ito sa sabon? Hindi na ito tungkol sa sabon, Magda. Kung ganun, bakit? Dahil kinalaban mo. And nobody does that to me and gets away with it. Sa lahat ng pagkakataon, nilaban ko na yung karapatan ko, pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Masama ba yun? Diyos ba kayo? Oo. Dahil dito sa salvation, I am God. Oh, hi, Ma. Oh. Nandito ka na pala. Yes. How's your hearing? Oh, we finally gotten rid of that pesky Magda. Nakakulong na siya. Magagawa na natin yung sabon na walang nagdedemanda at walang sumusugod dito. Oh, that's good. Oh, by the way, alis nga pala ako, Ma. Saan ka na namang pupunta? Ano, skiing in Switzerland? No. Nagpasa na ako ng application ko sa master's ko sa business, Irving Business School in Boston. Talaga? Yes. Pag natanggap yung application ko, alis na ako kagad. And after, sa Royal Wellness ka na? Yun naman yung gusto ni Dad eh, di ba? Ito ba ang gusto mo? Let's see. Hindi ko alam ba eh. Total, naikot ka na naman yung buong mundo. And hindi naman ako na-excite na sa ibang bagay. So baka ito yung bagong adventure for me. That's good to hear. Paghahandaan natin yung application niyan. Mag-aaral na naman ako. Kaya mo yan, talino mo eh. Vanessa, pinatawag mo raw ako? Na-solve ko na ang problema mo. Yan ang formula ng bagong sabon. Yung mga dahon na yan ang gagamitin. So mag-source kayo sa mga plants and garden shops for supplies. And make sure it's organic. Saan mo nakuha ang formula to? Hindi ko yan nakuha. Ginawa ko yan. That soap is my greatest invention. Yan ang sasalba sa kumpanya natin. Yan ka. Hoy! May bago tayong paglalaroan. Ano nangyari sa'yo? Ganito na po ako pinanganak. Hoy, hoy! Bastos ka! Kinakausap pa kita! Hindi mo alam kung sino kinakalaban mo dito, ha? Ako ang mayora dito. Dapat magbigay-pugay ka sa'kin! Pasensya na po kayo. Hindi pa ako tapos, ha? Lahat dumadaan sa'kin. Kaya, bibinyagang kita! Ano ba? Ang iingay niyo! Ano ba ang iingay niyo? Ano ba? Sinisigawan mo ako? Hindi. Hindi naman mayora. Kaya lang, natutulog ako. Ang ingay. Nagising ako eh. Eh, total gising ka na. Sumama ka na. Binyagan natin itong bag. Hindi ba ako isama dyan? At pabuntis po ako! Buntis po ako. Teka. Buntis ka? Teka. Nanluloko lang yan. Shhh. Buntis. Kawawa naman yung bata. Ayaw mo na. Sige na. Pakailan ko naman sa bata. Sige na. Balato mo na to sa akin, eh. Balato mo na. Swerte ka, ah. Pasalamat ka, binakapan ka nito. Salamat po. Ako po si Magda. Oy, hindi porke pinigilan kong panggugulpin nila sa'yo. Friends tayo, ah. Wala akong kaibigan dito. Wala akong pinagkakatiwalaan. Kung gusto mong mabuhay sa seldang ito, yan din ang gagawin mo.
wala kayong ginawa para tulungan si Magda. Jordan. Nakulong siya, wala siyang kasalanan. Jordan, hindi ko ginusto nangyari. Akala ba madali para sa akin ang makita nakakulong? Pero sana umapila kayo. Kayo yung nasa posisyon eh. Sila yung halang yung bituka. Alam ko yun. Pero dahil sa bugso ng damdamin ni Magda, sinugod niya si Vanessa. Oh, indikasyon yun na gusto niyang manakit. At ginamit yun ang mga narsiso laban sa kanya. Sa harap pa ni Commissioner at ng ibang tao. Ginawa niya yun dahil nanadya sila sa lamay mismo ni Lolo Dado. Hindi ka tinamahan si Mrs. Narciso eh. Oo, pero ginamit nila yun laban kay Magda sa hukuman. Ang hukumang humatol, hindi ako. Huwag na tayong maglokohan. Kung meron lumalabag sa batas, ang mga narsiso ang dapat niyong hulihin. Hindi niyo lang kasi matanggap na wala talaga kayong ginawa. Pulis kayo, pero hinahayaan niyong makulong yung mga inosenteng tao. Ano pinagkaiba niyo sa kanila? Inaakusahan mo ba ako? Ha? Ana! Akala mo ititigil ko to? Hindi. Umaandar ang investigasyon. Kaya lang, wala pang sapat na ebidensya. Kung wala kayong magagawa, ako meron. Jordan! Jordan! Uy, kalma lang din! Kiko, hayaan mo muna siya. Hindi mo naman siya masisisi sa reaksyon niya. Kababata niya si Magda. Eh, kahit ako nga, hindi ako makapaniwala. Kung hindi ko man mailabas ng kulungan si Magda, may magagawa pa rin ako para kay Mandado. Hindi ako titigil hanggat din ako huling pumatay sa kanya. Hindi po ito nakakahawa. Hindi ako tanga, alam ko. Ito namang si Doc! Ayaw mo na si Mayora, alam mo namang tradisyon na yan dito eh. Oo nga. Matagal-tagal na rin tayong walang salta dito, yung bagong salta. Yung sa akin lang naman kasi buntis. Eh baka naman nagkukunwari-kunwarian lang yan, nagdadalan tao. Si Julie niyan, tingnan mo! May mambubuntis ba dyan? Eh paano kung totoo nga? Magiging cargo di konsensya pa natin pag may nangyari doon sa bata. Yun lang naman yung iniisip ko. Tsaka ayoko, no? Ayoko madagdaga na sentensya kung malapit na ako lumaya. Ayoko. Salamat ka, ha? Binakapan ka na naman ni Doc. Oh. Ah, guys, ka na ng gamit. Up. Ganyan ka lang. Salamat po ulit sa pagbigil niyo sa gulo kanina. Hindi ko po alam kung ano pong pwede mangyari sa amin ang anak ko. At narinig ko po na tinawag nila kayong Doc. Doktor nga po ba kayo? Unang beses ko po kasing magbuntis. Hindi ko po alam yung gagawin ko. Baka po pwede ko kayong pagtanungan paminsan-minsan. Gagawa-gawa ka ng krimen pagkatapos ngayon iisipin mo yung bata. Dapat, inisip mo muna yung bata bago ka gumawa ng krimen. Wala naman po akong kasalanan eh. Ay! Lahat ng tao dito yun ang sinasabi. Wala sila kasalanan. Kamalas na bata. Ikaw yung naging nanay. Hindi po ako kriminal. Kahit kailan hindi ko po gusto na may mangyari sa anak ko. Biktima lang po siya, kami, ng mga makapangyarihan tao. Kung ayaw niyo po akong tulungan, ayos lang po, salamat. Oy. Unang-una, masama yung ma-stress ka para dyan sa bata. Ngayon, ang gagawin mo, pumunta sa komisaryo, magtanong ka kung meron silang supplement pambuntis. Ha? Ako na po. Kilala niyo po ang mga narsiso? Kaano-ano niyo po sila kung nagtado ba kayo sa kanila? Sila ang dahilan kung bakit ako nandito. At nakikinig sa pangungulit mo ngayon. Ayoko ng madaming tanong.
Balikan na sa pwesto.